minds, and God will give us His rema today. God will give the message that God wants us to hear this afternoon. Again, thank you, Pastor Dong and Pastor May, for the opportunity. Thank you, Gab and Ria, for everything that they had done. Kahit yung mga PowerPoint, kahit medyo alam ko na ang preparasyon ay napakakunti lang, pero ang lahat ng anak ng Diyos ay preparado every time. Amen. Lahat po ng mga pastor, you are all welcome to here, and you are good afternoon to everyone. Hallelujah. Amen. Amen po ba? Parang wala yatang nakikinig sa akin at wala nang nakapasok sa Zoom. Maraming salamat. I-thumbs up mo din nyo ang inyong mga sa ating group, para po alam ko na may nakikinig sa akin. Amen. 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 Okay. Our topic for tonight, sabi ko nga parang katapusin ko ng 45 minutes or 1 hour, but I think I have 7 pages. So kapag 7 pages natin, 1 hour in every pages, ilan ang oras natin? Magpapaklose tayo, di ba, Gab? 7 hours. So we are just staying here for 2 hours, but I'll try to concise. But then let the Holy Spirit lead us this afternoon. Amen. Amen and amen. Open your Bible and get your pen and paper and start with the Word of God. And as we continue to with this message, I just want to open our hearts and mind, and let us pray before I start. Father, we thank you for tonight, for this morning, or for this afternoon, Lord, that you have given us opportunity to share your word through live streaming, Lord. And thank you for this platform, and thank you for blessing Pastor Dong and Pastor May and all the DLS personnel, Lord, who give all this platform so that we can share your word entire the word, Father. We thank you for all these people who open their Facebook and open their YouTube, and all these people who give their time to sit down and listen to your word today, Lord. I pray for your anointing. I pray for their hearts that will be changed, that the word will be their encouragement, that this word be a life changing to them today, Lord. And we thank you for the encouragement. And I ask Holy Spirit to move in every heart. And while they are listening to your word, there is healing that comes to your Holy Spirit. There is a life change while they are listening to your word. Father, I commit my life to you. I am only your vessel. Use me as a channel of blessing. And we thank you, Father, for the greatness of your word and for the powerful word that you will give to us through your servant. I humble myself to you, Lord, and I pray, Father, that this word will be the word that everyone needs today, Lord. And this word will provide whatever their needs today, Lord. And we thank you. We give you all the glory, the honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Open your Bible with me in Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. So this is the word of God that I want you to... So even we have a slide. I think we have a slide to be in. Yeah, okay. We have the slides. So we want to read this. I read this in Good News Translations because I want to have an emphasis in every word that I'm sharing to you. So Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. As for us, we have this large crowd of witnesses around us. So then let us rid ourselves of everything that gets in the way and of the sin which holds onto us so tightly. And let us run with determination the race that lies before us. Let us keep our eyes fixed on Jesus, in whom our faith depends from beginning to end. He did not give up
because of the cross. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of this grace of dying on the cross, and he is now seated at the right side of God's throne. Think of what he went through, how he put up with so much hatred from sinners. So do not let yourself become discouraged and give up. I want this theme that I want to share to you. Heaven is cheering you up, or is cheering on you. When you feel like quitting in everyday life, marami tayong pagkakataon na parang, I don't like anymore to do things. Ayoko na magtrabaho. Ayoko nang gawin ang lahat ng ito. We think unworthy of even complete the race. Remember, heaven's stance of full is cheering you in. May mayroon pong cheering squad sa langit na alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin. They know what it's like to run the race. Having run this race of faith that we have, hindi ko alam kung gaano na kayo katagal sa pananampalataya sa Panginoon. Having run this faith, God cheer you up to keep pressing forward for all God has called you to do. Those who have gone before you are watching your progress and praying for your success. Amen. Hebrew 11, bago ako pupunta sa Hebrew 12, na yun yung pag-uusapan natin ngayon. Why I say that in verse 1, kasi sa verse 1 ng chapter 12, sinabi niya, as for us, we have this large crowd of witnesses around us. Who are this large crowd that witness around us? Na ito yung magiging kalakasan natin. Verse 11, chapter 11, sabi ko sa Hebrew, you can read all the heroes of fight. Diba? Andun silang lahat. Mula kay Abraham, mula kay Isaac, mula kay Moses, lahat-lahat. Pag binasa natin ang Hebrew, the faith of the patriarchs, by faith Abel offered God, lahat yata nandun na. So they are the large crowd of witnesses, and even those Christians have been before us. Yung mga pastor natin, yung mga kaibigan natin na Kristiyano, yung mga kumari natin na kasama-sama natin araw, they are the one who can cheer us every day of our lives. So, heaven is cheering on you. So, whatever you are on trouble today, anuman ang pinagdadaanan mo sa gabing ito o sa umagang ito, I want to encourage you, there is someone in heaven who's cheering on you. When you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, millions of angels rejoice for your salvation. For one soul who saved, millions of angels rejoice in heaven. So no matter what happened, heaven, remember, heaven is cheering on you. Amen. So there are points that I want you to remember this morning, this afternoon. So 5 points po ang pag-uusapan natin ngayon. So heaven is caring when you tell your story. May gusto-gusto akong kanta minsan. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day long. This is my story, this is my song. Praising my Savior all day long. I want the verse one. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of his spirit, was in his blood. What is your story? Whatever story you have. Maybe you said, I am a mess. But remember, your mess in this life become message to others.
You have trials, but become triumph. You have failures, but become faiths. Those are the stories that God wants us to share to everyone. And when we share to everyone of our stories, whatever happens in our lives, when God redeem us, in Psalm 107, verse 2, what it says is there. Ano po ang sinabi ng ating Panginoon sa Psalm 107, verse 2? Let the redeem of the Lord say so. Has the Lord redeemed you? Then speak out. Tell others He has redeemed you from your enemies. Tell them your story. Tell them your salvation, how God saved you. And God is cheering you there. And He said, oh, yan yung anak ko. Noon hindi niya ako nakikilala. Ngayon, siya na ang nagsasabi kung sino ako sa mga tao. Amen. God has redeemed you. Tell your story how God redeemed you. 2 Timothy chapter 1, verse 8. What the Lord says in these verses. Pakisulat po. Kung may mga ballpen, kaisulat po nyo. Kung wala, picture lang po ninyo yung screen ninyo kung kailangan. So never be ashamed to tell others about your Lord, about our Lord. Don't be ashamed of me either. Even though I am in prison for Him, when strength God gives you, He be ready to suffer with me for the sake of the good news. This is Apostle Paul when she said to Timothy, so never be ashamed to tell others about your Lord, about what God has done to you. Because when they know what God has done to you, God is cheering you. And He said, oh, this is my child. He never ashamed of sharing me. What Apostle Paul says, even though I am in prison for Him, with the strength God gives you, be ready to suffer with me for the sake of the good news. Dahil sa lahat po ng mananampalataya, tayo po ay magdadaan. Ito po yung sinasabi natin, run the race. Ito yung sinasabi natin, pag binasa natin yung Hebrews chapter 12, ito yung, oh, we are an athlete. We are like running the race of our Christian fight. But I want this to remember in your life that heaven is cheering on you when you run the race of your faith. When you, pag may pinagdadaanan tayo every day of our life, andyan, may taong nag-cheer sa inyo. Kung hindi ka man nakikita ng mga pastor mo, hindi ka man nakikita ng kapwa mo Kristiyano, just run the race. Amen. And it's 1 John chapter 5, verse 10. What says the Lord? All who believe in the Son of God know in their hearts that is their testimony is true. Those who don't believe, these are actually calling God a liar because they don't believe what God has testified about His Son. So all who believe in the Son of God know their hearts that is the testimony is true. So lahat lang yung anak naniniwala sa Diyos. Kapag sinabi mo yung ng testimony mo sa buong mundo at kung sa mga kaibigan mo, they will know that this is the truth because you are the living proof. You are the living testimony. Nakikita nila ang mukha ng Diyos sa'yo. Nakikita nila ang pananampalataya. Then na isinabubuhay mo ang buhay ni Kristo. Amen? Hallelujah. So don't worry about problems in their life. Huwag kayong mag-alala. Pagdadaanan natin yan. Ano yung palaging sinasabi ni Pastor Dong? Kung may problema, daanan lang natin yan. Amen. Dahil lahat naman pinagdadaanan natin. Daanan lang natin yan. Because God is using all this. As I said, when you have mess in your life, this mess become messages. These trials become triumph. And even our trials becomes a triumph that God will glorify in our lives. So cheer up, ladies and gentlemen. Cheer up, brothers and sisters. Cheer up, fellow pastors. Sa lahat po ng pinagdadaanan natin, may kanya-kanya tayo, iba-iba po tayo ng pinagdadaanan. But we have the same God.
And God will answer and provide every details of our lives. And God, remember this, God is concerned every tiny, kahit maliliit na bagay lang yan. God is concerned in every tiny details of our lives when we continue the faith that we have been. Yung pananampalataya na naumpisahan na natin. Kung may nakikinig sa akin ngayon o nanonood sa akin ngayon na hindi pa ibinibigay yung buong-buong pananampalataya sa Diyos, na kung minsan yung pananampalataya natin ay nakabase lamang kung ano yung nakikita natin, nababase lamang kung anong mayroon tayo, nababase lamang sa kayamanan sa mundong ito. Remember, all this will come. Kung ang pananampalataya mo ay nakabase sa Diyos, God will provide every needs in our lives. Hindi po problema ang kailangan. Ang problema po ay sa atin. At tayo po ang nagkakaproblema. Dahil minsan without God, because we do nothing, wala tayong ginagawa. Meron nga akong nakita minsan, hindi ko alam, si Pastor May yata ang nag-share sa isang chat group na ano na, God, give me food. Anong ang tinapon ng Diyos sa kanya? Pala. Ibig sabihin, magtrabaho ka para may pagpapala. We work. So that God bless the works of our hands. This is how God provides. So when we have that faith, heaven is cheering on you. Amen? So when you tell your stories, heaven is cheering on you. Number 2 points. Heaven is cheering when sins get out of you. Okay, balik tayo sa ating text. Anong sabi niya sa text natin? So then, let us rid ourselves of everything that gets in the way and of the sin which hold on to us so tightly. Kaya pinili ko tong Good News Translation. Kasi gusto kong i-emphasize yung word na and the sin which hold on us to us tightly. Parang hindi mo maiwan-iwan yung kasalanan na yan. Hindi mo maiwan-iwan yung mga ugali na yan na hindi kaaya-aya sa Diyos. Hindi mo maiwan-iwan yung mga superstitious belief na yan sa mga buhay natin bilang isang Kristiyano. We have been redeemed. So kailangan alam natin. So anong sabi ng ating Panginoon? Romans chapter 6 verse 14. Basahin nga natin. Kaya sabi ko, nagbibigay ko ng mga verses. But then please, write it down o kaya basahin natin. Kung hindi nyo makita sa screen, basahin lang po natin para alam po. So Romans chapter 6 verse 14, ano pong sinasabi ng ating Panginoon? Kung wala po sa screen natin, open your Bible. Kasi may Biblia ko, sino po ang may Bible dyan sa tabi? May Bible ba kayo sa tabi ninyo o ang Bible ay display lamang sa ating mga tahanan, mga nanay, mga tatay, mga kapatid? Ang Biblia po ay binabasa, hindi po pang display. Amen? Romans chapter 6. Okay, nawawala yata yung Romans chapter 6. Okay, Romans chapter 6 verse 14. Ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa Biblia natin? Kung hindi man nyo makita sa screen, ito po ang sinasabi. For sin shall not be your master because you are not under law but under grace. I want to emphasize the word, for sin shall not be your master because you are not under the law but under the grace. When you receive the Lord Jesus Christ, you accept Him as the Lord and Savior. Sin is not your master anymore. Because you have the Holy Spirit, mayroon na tayong
Mayroon na yung Espiritu ng Diyos na nagpo-control sa buhay natin. Kaya sinabi niya sa Good News, it will not hold you tightly. Yes, we can have mistakes. Mayroon pa tayong nagagawang kamalian sa buhay natin. Mayroon pang kasalanan, pero kasalanan na hindi pa ulit-ulit because we are not under the law again, we are under the grace. It is the amazing grace of God. Remember this. Ito yung kailangan natin na ipapul, ilagay sa isipan at puso natin, mga kapatid, mga anak. Na the sin has shall not be your master anymore. Alam po sana natin kung ano ang kasalanan. Okay, pag nagawa mo isa, yung pangalawa, matuto ka naman sana. Yung pangatlo, papauntugin ka na ng Diyos. Uuntugin ka na ng Diyos para maalam mo hindi na ito tama ang ginagawa mo. Amen! Hindi na tama itong ginagawa mo. Sana yung mga naririnig nating salita ng Diyos every Sunday, yung mga naririnig natin na salita ng Diyos every Bible study, kung yung mga nakikinig sa akin na hindi pa ibinibigay ang Diyos sa atin, mga ating mga kapatid, hindi na po sa, wala na po sa ng power ang kasalanan sa ating mga buhay because we are not under the law but we are now under the grace of God. And that grace of God is fully given to God and we need to accept it with real in our hearts na hindi, ah, may grasya ang Diyos, papatawarin ako, gagawin ko ito. God will forgive me. Yes, He will. But there is a time that God will reveal in you hindi na tama ang ginagawa. When God reveal you the right things. Kaya maraming salamat sa mga buhay ng mga pastor ninyo. Maraming salamat sa mga buhay ng mga taong nag-uusap, nagiging ama at nanay sa inyo para ituwid tayo. So this is where God wants us and God is cheering on you in heaven when we overcome sin, when we overcome mistake and we don't hold us tightly. In Hebrews chapter 10, verse 26 to 31, napakaganda po ito at gusto ko kong basahin po natin. Hebrews chapter 10, verse 26 to 31. Ilang versikulo din po ito, pero pakiimpasahin po natin. I'm giving my time. Kung hindi ko kaya ng 45 minutes, saka natin ng 1 hour. Dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover their sins. Napakabigat po yan. There is only the terrible expectation of God's judgment and the raging fire that will consume his enemies. Verse 28, for anyone who refused to obey the law of Moses has put to death without mercy on the testimony of two or three witnesses. Verse 29, just think how much worse the punishment will be for those who have trampled in the Son of God. That have treated the blood of the covenant, which made us holy, as if it were common and unholy, and have insulted and disdained the Holy Spirit who brings God's mercy to us. Verse 30. For we know the one who said, I will take revenge, I will pay them back. He also said, the Lord will judge his own people. In verse 31. It is terrible thing to fall into the hands of the living God. Verse 26 and 31. Paulit-ulit po nating basahin. Kung alam mo ng kasalanan, paulit-ulit. Pupunta agad ako sa verse 31. It is terrible thing to fall into the hands of the living God. Ito po yung mga nakatanggap na.
Ito po yung mga Kristiyano, ito po yung nakapakinig na ng mga salita ng Diyos. Pero they are still continuous sinning. So paano po yung grace na sinasabi ito ng Diyos? Yes, He has an amazing grace. But we need to accept that God has a time. Sana po, alam natin yung hangganan. Sana matagpuan po tayo ng Diyos na we are faithfully serving Him in spite kung anuman pinagdadaan ng circumstances sa ating mga buhay sa mundong ito. Yes, I know. Christian faith. Ang maging Kristiyano ay hindi po madali. Ang pagiging Kristiyano po ay pwede nating sabihin napakahirap dahil we have marami tayong don'ts, marami tayong don'ts and don'ts of Christian fights. But God wants us to live. Napaka gaan po ang buhay ng isang Kristiyano pag ibinigay mo fully ang buhay mo sa Kanya. Totally committed to Him. It's not partially. Bakit tayo nagkakaroon ng problema? Because we sometimes having partially faith. It's not fully faith. Maniniwala lang ako kung ganito. Minsan tayo po, ang pananampalataya po natin ay parang si Tomas. To see is to believe. Amen? Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Mas mabigat na naman po ito. Ito, magiging lesson. Itong Hebrew chapter 10, verse 36 and 31. Magiging assignment po ito ng mga pastors na tinuturuan po natin ngayon. I-check. Ang ganda pong itong pag-usapan. So, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ano po ang sabi nito? Napagaganda po rin po ito sa ating... So kapag nabasa niya what he said, God save you by His grace when you believe. And you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for good things we have done. So none of us can boast about it. God save you by His grace when you believe. What is the key word in that verse? When you believe. There's only one word that God can save you by His grace is when you believe. Believing is the key of everything. God is cheering you when you believe on Him. Heaven is cheering. The angels is cheering when we believe in miracles, when we see and we believe what God has planned to us, when we believe our dream, when we believe God wants us to do, the purpose of what God has given to us. He will, because we believe. He will do, He will answer, He will provide, He will give you victory, He will heal you. When you believe on Him, that is the only word that God wants us to know. Only believe. Because when God save us, He said, believe on me. Believe on me. And if you believe on Him, all things are possible. Amen. Number three, heaven is cheering when you run with determination. I like this. Ito yung sinabi ko kanina. Ito ang kinuha ko. Because some of the translation, it says like run with endurance. But I want this translation, run with determination. Because if you have determination, you can endure. When you have determination, you have perseverance. When you have determination, you can give up. You can't give up because you have determination. So when we have that determination of following Christ, heaven is cheering. God is cheering you. Go, walk. Sige lang, anak.
Andito ako, sasamahan kita. Sige lang anak, pagdaanan mo lang yan. Andito lang ako. Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ako. Andito lang ako. Kung hindi man sinasagot ng Panginoon yung mga panalangin natin, isang taon na, dalawang taon na, may pinapagawa pa ng Diyos sa iyo. May pinoporma pa ang Diyos sa iyo. Ito yung palaging sinasabi ni Pastor Dong. May pinoporma pa ng Diyos na attitude at character natin kung bakit hindi natin natatanggap yung mga pagpapala na parang we acquire, we but worthy naman ako, Lord. Bakit hindi sa akin to? Bakit sila la? Bakit wala sa akin? Bakit yung pagpapala ng iba wala sa akin? Dahil iba ka. We are unique. We are different. We are all special. And we are the apple. We are the apple in the eyes of God. He just wants to us with wrong determination. Bakit? 2 Timothy chapter 4, verse 7. Napakaganda po ito. I have fought the good fight. I have finished the race. And I have remained faithful. Pinapaalala po ito ni Apostle Paul kay Timothy. Ito po yung sinabi ni Timothy. I have fought the good fight. Are you fighting with a good fight? In your fight. Pinaglalaban mo ba ang iyong pananampalataya sa mundong ito? Pinaglalaban mo ba ang pananampalataya mo sa iyong pamilya? Pinaglalaban mo ba ang pananampalataya mo sa ibang tao? Are you risking your fight? This is what this means. I have fought the good fight. Ano man ang mangyari? So ito yung encouragement ni Apostle Paul sa atin. Ito naman, ito ang gusto niya. Now we need to fight a good fight. So what is that good fight? We remain with determination whatever it costs. So that we can finish the race whatever it costs. Kung nandito man ngayon, ano man ang mangyari sa mundong ito, babalik man ang COVID, we have fought the good fight when COVID thing. 2022, when we start this DLS. Hindi po ba? Maraming nabago, maraming nanampalataya, maraming naporma ang buhay dahil sa platformang ito. So we fought the good fight. Maraming nagdaanan ng DLS. I know some. Maraming pinagdaanan. But we still fought the fight because we want to know, we want to share the word. That ito yung salita ng Diyos, ito yung pananampalataya na walang kailangan ng mundo kundi ang Diyos lamang. Hindi kailangan natin na napakaraming pera. Hindi natin kailangan ang mga bagay sa mundong ito para tayo ay gumaan ang buhay. Kailangan lang natin ng Diyos para mapagaan ang ating mga buhay. Amen. Kailangan lang natin ng Diyos. We can only finish the race when we run that with determination. We can only fight the good fight when we run with determination. And we only remain faithful when we run with determination because you are setting your goal. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. There are three verses in here. Basahin po natin. Napakaganda po dito. Why we need to run with determination. And heaven is cheering us when we run with determination. Don't you realize that in race everyone runs, but only one person gets a prize. So run to win. Amen. In a worldly things, sa mga atleta, iisa lang po ang mga mananalo. Sa ating mga Kristiyano, we run the race because we know the prize. The prize is eternal life. That in heaven, there is no tearing. There is no tears falling in my eyes anymore. There is no sickness in this body anymore. So everyone will run the race. So we need to win in this life. At ang magbibigay po ng ating katagumpayan
ay ang pananampalataya po natin na pinanghahawakan sa Diyos. Verse 25, what it says. As 25 to 27. Okay, basahin ko na lang dito. Okay, Corinthians. Ay, hindi na ilag. 25, what it says in Corinthians chapter 24. Wala po sa slide natin, pero mayroon po kayo sa ating mga Biblia. So, 1 Corinthians chapter 9. Nasa 9 po tayo. And verse 25. Babasahin ko po ang verse 25. Ano po ang sabi ng Panginoon? Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it get crown that will not last, but we do it get crown that will last forever. Therefore, verse 26, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So ano yung lahat ng 25? Anong sabi ng ating Panginoon? Everyone who competes in the games goes into the strict training. They do it to get a crown that will not last, but to us, the crown that will last forever. So yung mga pinagdadaanan po, training lang po yan. Amen. Ang mga problema po yan, training po yan ng ating buhay. Training yan sa attitude natin. Training yan sa mga bagay na kailangan natin gawin bilang isang Kristiyano para po mamuhay tayo ng kaaya-aya sa Kanya. So we have this faith. Kaya tayo nandito sa mundong ito, so that they see the purpose that we are here, that they will see Christ in our lives. Amen. And in verse 26, therefore I do not run like a man running aimlessly. Hindi ako tumatakbo na wala akong aim. Ang aim sana natin sa ating pananampalataya ay yung manalo. Makarating tayo kung ano yung prize na inihanda po ng ating Panginoon. Amen. So when we run with determination and we have all these trials in our lives, heaven is sharing on you and said, okay anak, takbo lang. Pinapalakpakan tayo ng Diyos. Pinapalakpakan tayo ng millions of angels. Sige lang. Kung madapa man tayo, sige lang, tumayo ka ulit. Kung tayo mabulok sa ating business, sige lang, mamuhunan tayo ulit. Amen. Hallelujah. There are always second chances. God has always given us chances to refresh, recharge again and again. So when our faith, pag tayo nagkaroon ng mga bagay na hindi natin kailangan gawin sa mundong ito. Gawin po natin. Hindi lang po tayo tiwan sabi ng 20. Therefore, I run such way as not without aim. I box in such a way as not beating on the air. Yung hindi lang po, kailangan may goal ka. Hindi yung wala lang. Ano ba ang purpose mo? Bakit ka nasa church? Ano ba ang purpose mo? Bakit may training ka? Bakit lahat tayo may purpose? Lahat tayo may patutunguhan sa ating pananampalataya. So do your part. Number four. Galatians chapter 5 verse 7. Before I go to number 4. Ang oras po natin 6:42. That's 2:42. 6:42 na po sa atin dito sa New Zealand. Galatians chapter 5 verse 7. What to say? We were running the race so well. So who has held you back from following the truth? We are running the race so well. Mga kapatid, sabihin mo nga sa katabi mo, sabihin mo sa asawa mo, sabihin mo sa mga anak mo, na mga kapatid ka church, pastor, sabihin mo, we are running the race so well. Amen. You are having a good chair. Ginagawa natin to. So who held you back from following the truth? Naumpisahan mo na. Tapusin mo na.
Amen. Naumpisahan mo ng manampalataya. Bakit ka pa mag-quit? Apostle Paul said, you were running the race so well. Beloved pastors, andyan na kayo sa mga sitwasyon na yan. Alam ko mahirap magpastor. We've been there in our lives. But there's a joy in serving the Lord. Nanay, tatay, you are running race so well. May problema ka man sa mga anak, ibigay mo yan sa Diyos. You are running so well. Who has held you back from following the truth? Sino ba pa ba ang mag-hold you back in continuing the race, running our faith, giving our lives to Him? Wala na sana. Continue the race. Binigay na ng Diyos to. Kailangan na nating gawin. Kailangan na nating panghawakan yung pananampalataya na nasa atin na there's no time turning back. Amen. Wala ng panahon. God is coming soon. Getting short. Life is so short. Di po ba? Ang ikli po ng buhay. So lahat sana iniisip natin, every day of our lives is a last day of serving the Lord. So every time I have time to teach, I teach. Every time I have privilege to preach, I preach. Because maybe this is my last preaching, I don't know. We don't know what life brings. So run your race so well. Your faith so well. Yung pananampalataya, gamitin mo na sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Number four, heaven is cheering when you fix your eyes on Him. Natutuwa ang langit, ang Diyos, when we fix our eyes on Him. Think about the things on heaven, not the things on earth. All the things on earth is temporary. Hindi po natin madadala lahat ng ito. We need to live here. We need money. We need to work. But these are temporary. Use whatever materials that we have. Use every resources that we have to serve the Lord. Use your body as a living sacrifice, holy and acceptable. Use your resources, your money to help the church, to help for the ministry. Fix on the things on earth. Hindi natin tinitignan. But as I said, fix your eyes on Him. Colossians chapter 3 verse 2, yung binasa natin kanina. Think about the things of heaven, not the things on earth. Ano ang mga kalagahan na dapat nating iniisip? Makamundong ugali. Makamundong bagay. Ano ba yun? Ito ba ay mga bagay na natin, inikip natin, mga makamundo? Think about the things of heaven. Ano yung mga iniisip natin? Sana yung mga ugali natin ay mga ugaling langit. Dito naman, narinig ko ito kay Pastor Dong, ugaling langit. Amen! Mga ugali sana natin, ugaling langit. Kung paano natin, ang mga ugali po sana natin, yung mga, the way we live our life here on earth is a preparation of our living, of our life on heaven. So pagbutihin na po natin ang mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito. Huwag po nating ilagay ang mga bagay na nakafocus tayo sa mundong ito. Yes, we need to work. We need to do something for this world. But everything must be done for the glory of God. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Anong sinasabi ng ating Panginoon dito, mga kapatid? So we don't look at the troubles. We can see now, rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever.
all the things that is eternal is in heaven. So you should don't look at the troubles we can see now. Wag mong pansinin, wag mong itong tinitignan mo kung ano yung trouble na nandito sa mundong ito, na nahihirapan ka. But fix our gaze on things that cannot be seen. Yung mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Ano itong mga bagay na ito na kailangan natin makita, na makita sana natin ang kahalagahan ng ating pananampalataya, ang kahalagahan ng pagmamahal, ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pag to glorify God as a family, as a church. Nakikita sana natin ito. Isaiah chapter 41 verse 10, what the Lord says in this: Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Why not to fix your eyes on Jesus today? On Him alone. Siya lamang. Bakit? There is a promise. Do not be afraid. I am with you. Don't be discouraged. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Strengthen. Kapag tayo na nalulupaypay, yung lupaypay na ang ating pananampalataya, God will strengthen us. Kung wala nang tutulong sa atin, God will help us. God will use people to help us. And if no one will hold you up, wala man lang magtapik sa iyong balika, wala mang namansin sa iyo sa church, ang akala mo walang nagmamahal sa iyo, kapatid, ito po, mayroon pong nagmamahal. Mayroon pong nagbibigay ng lakas. Mayroon pong naghahawak ng inyong kamay. Yun po ang ating Diyos. Amen. Philippians, Isaiah chapter 40, Philippians chapter 3 verse 14, what it says, I press on to the reach the end of grace, and receive the heavenly prize for which God through Christ Jesus is calling us. You need to fix your eyes on Jesus. We need to press on to reach the end of the race, to receive the heavenly prize for which God through Christ Jesus is calling us. Ito po yun. Ipagpatuloy po natin ang ating naumpisahan na pananampalataya. Ipagpatuloy po natin ang mga bagay na ginagawa na natin, the ministry that we have. Bilang isang anak, bilang isang magulang, bilang isang pastor, ipagpatuloy po na natin ang ating ginagawa na nakakalugod, that glorify God, that they may see God in our lives, in our ministry, in all the works of our hands, even the way we speak. Nakikita po na, ipagpatuloy po natin, and they will see you, heaven is sharing you when you fix your eyes on Him. Kaya sinasabi, kahit anong mangyari, ahawakan ko to. And the last one, heaven is sharing when you don't give up. Amen. Heaven is sharing when you didn't give up. May panahon ba na parang ayoko na? Ayoko nang manampalataya, parang wala rin nangyayari sa buhay ko. Ayoko nang maglingkod, parang namang boring ang maglingkod. Ayoko na sa ministry, nakakapagod. When you feel that, nararamdaman din ng Diyos yan. Alam ng Diyos.
But when you feel that and you cheer up yourself and you go back and heaven is cheering. Kasi alam niya na, na nag-give up ka niya. Alam niya kung ano yung nararamdaman mo. So go back to Him. Ministry must be good. But don't forget to go back to the ministry of talking to God every day. Pastors, lahat siguro may marami kang ministry. Yes, I will not disagree with a lot of ministries. But are you having time for Him? The intimate relationship that you have with God and listen to Him audibly. Listen to Him intimately. Yung makinig ka sa Kanya para malaman mo kung ano ba, itutuloy mo ba ito? Ito ba yung ministry? Napakarami mong ministry, nakakalimutan mo ng kausapin ng Diyos. At yung minsan, parang nawawala na. Bakit walang nagpo-pursue na ministry? Because something wrong. You are doing only ministry. You are not having yung relationship mo sa Panginoon ay parang ministry lang, nakakalimutan mo siya. Sister, you don't give up. 2 Chronicles chapter 15 verse 7. Anong sinasabi ng Panginoon dito? But as for you, be strong and courageous, for your work will be rewarded. So don't give up in everything that you ask for. But remember, don't give up your intimate relationship to God. Make sure you have everyday communication with Him because that makes you strong. Make sure you have the power to rely on Him alone so that you have that courage to go on. For your work will be rewarded. Dahil kapag nagtatrabaho ka pero hindi mo naman ibinibigay sa Diyos ang lahat na ito, ginagawa mo lang para magkaroon ka ng mga bagay na ministry o magbigay ka ng bagay, pero wala mang katuturan kapag hindi mo ito ibinigay sa Diyos. But as for you, says, be strong and courageous, for your work will be rewarded. But remember, your work will be rewarded when you seek the Lord in every areas of your life. Mark chapter 10, verse 27. Jesus looked at them intently and said, humanly speaking, it is impossible, but not with God. Everything is possible with God. Don't give up your dreams. Don't give up your ministry. Don't give up your goals. Don't give up your plans. Don't give up the unanswered prayer. Pray and pray. Because Jesus said, everything is possible with God. Amen. Everything is possible with God. Naririnig ko palagi ito din. Sorry pag nababanggit ko palagi. Yung sinasabi ni Pastor Dong that God give us. He dreamed for us. Whatever we have now, God has been given to us. Do I expect to be here? No. Did I expect to have been in Australia? No. We pastored in Isabella for how many years? We don't know how God brings us in here. But the only thing that I know, everything is possible with God. Amen. So when we believe and we have that intently, intimately relationship with God with all our faith on Him, as we go back to Hebrews chapter 11 with all this crowd of witnesses what God has done to their lives, mas marami pa silang pinagdaanan. Mas grabe pa ang pinagdaanan nila. Kaya nga dito sa verse 12, continue sa chapter 12, chapter 11 to chapter 12. Bakit in chapter 1 and chapter 11, sinabi niya lao, the heroes of faith. And again in chapter 12, sinabi agad nito, in all witnesses, sabi niya, ni Apostle Paul, the writer of Hebrew, as for us, we have the large crowd of witnesses.
bago na pag-usapan lahat ang chapter 11, ang mga heroes of faith. Then He reminds us here to strengthen us through our faith. So don't give up. Amen? Don't give up. Last two verse, Psalm 37:24. Mayroon akong timer dito. Sabi niya, Ma, isang oras ka na. Mayroon akong critic dito. Psalm 27:24. Though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand. Amen? Though we stumble, they will never fail, they will never fall, for the Lord holds them. Amen? Remember, the Lord holds us, so don't give up. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 11. Hindi ko na po babasahin lahat. Pero iisa po ang mensahe sa hapong ito. God wants us to continue of what have been started. Amen? Kung ano po yung naumpisahan natin sa ating pananampalataya. Paulit-ulit po yung verse 1. Ano po ang sinabi niya dito? Let us continue that faith because we have the large crowds witnesses around us. So let us continue to tell our story. Amen. Then let us continue to hold of the faith that we have and don't allow the sin hold us tightly and allow the Holy Spirit to work in our lives. Let us run with determination through our faith and let us fix our eyes on Jesus because heaven is staring on you. Verse 2 and 3 in my conclusion. On the contrary, because of the joy that is waiting for him. This is Jesus Christ. He thought nothing of this grace of dying on the cross. And he is now seated on the right side of God's throne. Think of what he went through. Verse 3. How he put up with so much hatred from sinners. So do not let yourself become discouraged and give up. Isipin mo anong ginawa ni Jesus para sa atin, para sa iyo. Diba? Anong ginawa niya? Ginawa niya lahat. Ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. So who we are? Why we need to give up in our faith? God has given everything. Think of what he went through. Mas malala ang ginawa ni Jesus para sa atin, para we receive the amazing grace, we receive that salvation. And so do not let yourself become discouraged and give up in verse 3. So in my conclusion today, as we begin a new leap of our faith, just read my conclusion. I read this and I'm writing last night. Parang alas 3 ako natulog. We finished our training around 2 o'clock or 1:30. Hindi ako makatulog agad. So I'm writing it down. Nung sinabi na sa akin ni Ria, Pastor, are you okay for tomorrow? Okay, said, no, it's okay. I'm okay. You're not sure if you can make it to the next. Kaya ko kaya. However, as you come around the last curve of your life, whatever that curve, you see the stands filled with people cheering you for victory. Isipin nyo, may pastor kayo na nanalangin sa inyo. May anak na nanalangin sa inyo. Mga anak, may mga magulang na nanalangin sa inyo. Lahat yun nag-cheer up para hindi ka manglupay-pay, para hindi ka mag-give up. But remember this, heaven is cheering you up.
The clap, the yield, the encouragement to keep you going is thousands of angels in heaven is clapping you and yielding you and encourage you to keep going. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Knowing the stadium is filled with supportive friends. When we are on those stadiums, when we run the race, you move forward, finding new strengths and courage to complete the race. Alam mo, may nanay ka na nalangin. Alam mo na may pastor ka na nalangin sa'yo. Mayroon kang leader na ibinibigay lahat yung time para sa'yo. There is no time to give up. With their support, a human support. But how about the heaven cheering us there? Jesus is cheering the right throne of God. He's there standing now. He's sitting down the throne of God and clapping to us and said, kaya mo yan, kaya mo yan. Keep going because you know that you can make it to the finish line. Alam ng Diyos, kaya natin. Every day you are running race. Every day. Every day. As a mom, as a worker, as a pastor, as an ordinary person, we have run every day, running a race. Mayroon tayong pinagdadaanan araw-araw. Mayroon tayong circumstance araw-araw. May mga sitwasyon tayo na hindi natin namamalayan. It's not in physical world, but in spiritual world. In heaven, the stands are full of those who have been gone before you, cheering you in victory. Amen. Cheering you in victory. So, dito man sa mundong ito, mayroon man tayong pinagdadaanan. God will give you strength. In our spiritual life, mayroon ka mang discouragement ngayon. May mga bagay man na hindi kaaya-aya na nangyayari sa buhay mo ngayon, sa pananampalataya mo ngayon. I encourage you with this verse. Ulit-ulitin po nating basahin. Hebrews chapter 12, verse 1. Heaven is cheering on me. I don't want to give up. Hindi ako mag-give up. I will run with determination. I will run the race. I will fix my eyes on Jesus. Because Jesus has done everything for us. Maraming salamat, mga kapatid. May God bless us all. May the word of God cheer you up this afternoon. May nabago sana sa ating perspektibo ng ating pananampalataya. Now we are not just sitting down in our church. We need to focus what God has given us the purpose, why we need to run the race. Because God, the heaven is cheering on us and He still have something purpose in our lives. Let us pray. Father, we thank you for tonight, for this afternoon, for this morning. Sa lahat po ng nakikinig at nanood sa hapong ito, may you continue to help them, to strengthen them to run with determination and not to hold on tightly on the sin that entangle us in this world, but help us to fix our eyes on you alone. Depends on the faith that we have. We are depending on the faith that you have given to us because Jesus has done all that we have. He gave all. Ginawa niya po lahat. So that we receive the amazing grace of salvation. Tonight, Father, kung mayroon mang nakikinig sa akin na malayo pa, Panginoon, at hindi pa niya ibinibigay ang buhay niya sa iyo, Lord, I pray that he will give his or her life today and accept you as your Lord and Savior. Kung mayroon mang nakikinig at nanonood sa akin ngayon, Panginoon, na nanglulupay-pay sa kanyang pananampalataya, or there's some discouragement
sa kanyang buhay sa hapong ito. Lord, I pray for the strength and let the power of the Holy Spirit strengthen him or her, Lord. At ang salita mo sa hapong ito ay naging pagpapala sa kanyang buhay. And when someone is needing healing right now, Lord, maraming salamat. Lord, I pray, your Holy Spirit, and let your hands touch her body right now. Kung may nangailangan man ngayon, Panginoon, ng kagalingan sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, let the healing flow and the Holy Spirit. There is no distance to prayer. There is no distance to us because it is the Holy Spirit, the power and the anointing of their faith, Lord, will heal them. Father, we thank you for what you have done in their lives. Thank you for the grace of salvation. Thank you for the grace of healing. And thank you for the grace of strengthening tonight, Lord, that you have given to your people. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagbigay lahat ng kanilang pangangailangan. And thank you for providing every needs, Lord. Ano man ang kailangan nila ngayon, kailangan nila ng trabaho, kailangan nila ng financial needs, kailangan nila ng lubos na pananampalataya, kailangan nila, Panginoon, ng mga bagay that they need in their spiritual life. Lord, thank you, for you are God who provides everything. Thank you, Jesus. You are the impossible God. You make all things possible with your people. Thank you, Father, for tonight. And thank you for this platform. Thank you for blessing Hub of Christ Philippines. Thank you for connecting to us. And thank you for that connection that you have given to us for them, Lord. Thank you for all the pastors of Hub of Christ Philippines, Lord. Sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po ng bibigay po ng kanilang mga buhay para po sa ministeryo. Marami pong salamat. Thank you for the life of Pastor Dong and Pastor May, Lord. Thank you for the powerful anointing that you have given to them, Lord. That you continue to be a blessing to others, not only for the Hub of Christ, but all the churches that we've been, Panginoon, sa lahat ng mga pinupuntahan nila all over the world, Lord. Make them a blessing. And thank you for your grace tonight. And we give all the glory, the honor, and praises. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Thank you. Thank you. God bless us all.